is your life. It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Isabay? Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. We pray na kayo po magmuna sa amin. Salamat sa nibigyan sa iyong magpagkakataon, Panginoon. Buhay. Tayo pray, maintindihan namin kung saan namin dahil ito gamitin, Panginoon. So, kayo po malulati sa umaga ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ako po na po. Good evening. Morning po sa lahat. Morning po. Title po natin medyo basic pero kinalaman to sa buhay. Okay, so title po natin is, what is your life? So tinignan ko, napakasigat po ito nung kataga na ito, no? So, nagamit soul winning din to. Pwede yung dagdag po yan sa ating ano, no? Kasama actually ito sa talagang list of ano, eh, verses, soul winning. So umpisa, okay? So sabi dyan, whereas you know not what shall be in the morrow, for what is your life? So may tracks nga silang ganyan, eh. Ganda rin yung kaso, ako may sublime. Pero still, yung idea ng pagiging maiksi ng buhay ay katotohanan po. Amen? Amen. So kaya title nito, what is your life? Secondary title po, parang kailan lang. Okay, so ayoko sana yung kaso nakaka-LSS na. Inabutan nyo pa ba yun? Ginakantahin. Pero yeah, so at bakit natin pag-aaralan ito ngayon? Kasi po ay obviously bukod sa birthday ko nung isang araw, siyempre nakapag-reflect tayo sa buhay. Amen? Sana kayo din. Kaya nga parang kailan lang, ngiting na kayo mga anak ko, ganun lang din ako, eh. Kasi ngayon di na, ako na yung ano, tatay, no? So para maintindihan po natin, yes, na ang buhay ay maiksi, therefore, parang preaching lang, no? Isang oras ang ano natin, limit dito halos. So anong dapat alam mo pag may time limit ka? Anong dapat mong gawin? Tagal, oh. Anong gawin? Make, yes, very good, no? Make out of it. Make the best out of it. Kulang to. Okay? Ibig sabihin, ganun din sa preaching nga, may isang oras ka, dapat may pagkasya mo lahat ng gusto mo sabihin dyan, dapat sabihin. Kayo din. Okay? Abang kayo nakikinig. Buhay. Yan, oh. Magpahinga rin lang naman kayo. Pero hindi pahinga pa rin Sunday natin. Nagiling ko tayo sa Diyos. Pero yung pag-aaral, sulitin mo na. Amen? Hindi, lagi na sabi sa mga bata, nag-aaral, minsan tinatamad, yun talaga yun. Pero, saglit lang yan. Ilang taon lang kayo mag-aaral, tapos mag-atrabaho na, ibubuhay niyo yung buhay niyo, hindi kayo nag-aaral, sayang yung mga, pwede pa rin magputuloy ng aral, pero may mga bagay talaga ang hirap na ibalik. Yung prime niyo yan, eh, pag-aaral. Yung time na yan. So kaya, define lang natin, masyadong basic to, no? Ano ba yung buhay? Sino makapagbigay ng definition sa akin ng buhay dito? What is life? Hinga. Wala? Ano nga yung buhay? What is life? Yan, sige, mag-isip. Habang naglo-load to, bihira. Ito pala. What is life? Sinong magaling? Julia, ano bang buhay? Di ba ginagamit natin, alam natin, pero hindi natin ma-describe kasi life is the best everything. The best. The best everything this world has to offer.
Yan ang pinaka ano. Tagalog ba 'to, no? Ang pinaka ano, pinaka mataa o pinaka maganda o pinaka ano sa lahat ng bagay sa mundo. Pinaka importante siya. Pinaka maganda. So, tanong ko sa'yo, sino pinaka maganda? Sa'yo, bud. Right, sino? Pinaka maganda yung misis ko. Yun! Ang ganda siguro si Ate Mash dati tuloy. Yan, ako din, pag ako tinanong, ganun din. Marunong pa na-rehearse na. Ikaw ba din? So tama yan. Actually, kaya po tinatanong yan. Alam natin, pero hindi natin alam eh. Alam lalo yung mga scientists. Pag tinanong, ano yung buhay? Sabi sa ating biology class, di ba? Basic yan. Grade, ano ba tayo nag-aaral niyan? Grade 6? 4? Hindi ni-define yung living things, saka non-living things. Grade 1? Na very basic, di ba? O, ano nga daw yung living things? Yung nabubuhay na mga bagay sa living things. Yung... Paano masabi yung buhay? Yung mga nabubuhay na mga bagay sa... Paano mo nga nasabi yung buhay? Ha? Humihinga ba yung halaman? Diba? O, buhay ba yung halaman? O, namumunga. Namumunga ba yung ano? Alam nyo na, di ba? Di tayo maglalalim doon. Pero pwedeng ano yan eh. Sila, hirap na hirap silang i-define. Oh, kaya ang gandang topic nito eh. Nag-multiply. Tama yung isa, actually, sa mga definition yan. Nag-grow. Diba? Nag-grow, nag-multiply. Tama yun. And then, syempre, may DNA. Pwede rin yun. May function na ginagawa. Pwede iba, nag-contribute sa ecosystem. Pero paano mo, kailan nalalaman yung buhay sa buhay? E paano kung, nga, mga micro... scopic animal. Pag ikaw ay namatay, may mga bulati ka pa, buhay ka pa rin ba nun? Hindi. Yung bulati na lang buhay. No? Hindi na ikaw. So, paano nga nagkakaroon ng buhay? Nasa labay ng Diyos, kaya nagkaroon ng buhay. Siya yung nagbigay ng buhay. Yan. So, kung ilalagay mo sa equation yung Diyos, tapos agad eh. No? Siya nagbigay niyan eh. At ang Diyos, pwede niyang kunin yung buhay, pwede niyang balik, siya ang gumawa nun. Kaya malalim tayo ngayon kasi, yun ang tanong natin, ano ba ang buhay? Especially, ano yung iyong buhay? Mag-isip-isip tayo kasi, ako nga, nasa ano na ako ngayon, 24 na ako. Hindi, sa totoo lang, ito, hindi ka binibiro. Like, pag may nagtatanong sa akin, ilang taong ka na, hulaan mo, ginaganon ko eh. Eh, mukha ba ang bata o ano, matanda? Ano, binobola mo ata ako eh. Eh, nakakaano din kasi, tanda ako na pala, pero... Anyway, kaya nabang, actually, may mga view ako, no? Tinignan ko lang yung mga sa YouTube na sinusubukan nila i-define yung buhay at come across yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yun, nakakatawa yung mga sagot nila eh. Parang kaya tinatanong ko sa iyo para pag-isipan natin. Sabi nila, ano ba yung buhay ko? Saan ko ba gagamitin yung mga ganon? Eh dahil wala silang Diyos, hindi naniniwala may Diyos, puro patawa lang, no? So, nagpapanggap lang na sa may sense yung sinabi nila. Pero actually, wala. Bandang huli, saan pupunta yan? Hindi nila accurately and honestly masasagot yung tanong na yan. So anyway, bukod sa buhay, define, ayong sabihin ng mabuti. Ano sabi mabuti? Good. Positive. Ano pa? May kinalaman na naman sa Diyos eh. Sabi kasi ni Jesus, who is good but God? Walang mabuti kundi ang Diyos. O, ano naman yung time? Pero yung pangatlo ko na po pala ito, no? May finish na akong dalawa. Naalala nyo pa yon sa Psalms 90 and then isa sa Peter. Ito ngayon yung sa James. So, pag sinabing oras naman, ito lalo na.
Maniwala ko sa sinong geek dito. Wala masyadong geek dito, si Jamie. Pinag-uusapan nila yung time. Hindi ko rin ma-define. So, kanina, buhay, hindi nila ma-define. Yung time din daw, hindi nila ma-define. In a way, totoo yung kasi nga, ano ba yung time? Lumilipas yung ano? Hindi. Ano ba yung time? May konsepto lang daw yung tayo ng time, pero wala daw talagang time. Mga ganun eh. Ayun ko, nasira na ata ulo ng mga yun. Kasi kung ano-anong pinag-aano sa mga equation, ngayon sinusubukan nilang tuklasin ang mga mystery ng buhay at universe. Wala, hindi nila ma-define. So, pero tayo, pwede natin gusto kong sabihin, i-relate yan lalo sa Diyos. Ang Diyos walang concept ng time. Alam niya yun, pero baliwala sa kanya yun. Hindi siya tumatanda. Katotohanan niya, hindi naluluma. Okay? Kung ano dati. Pero in a way, nishare natin niya. Kaya nga ang subtitle natin, parang kailan lang, parang dati, ako yung andyan eh. Ako yung inaaral ko to, hindi ko maintindihan ng gusto. Pero ngayon, nasa nakikinig lang ako sa kung sino nagsasalita. Tapos ngayon, ako na yun dito. So ngayon, parang nagta-time travel ako. Kaya minsan, kung sinong paso mo, marami kang makukuha sa kanya. Minsan, alas inuulit mo na lang yung sinasabi niya dati. Alam, paulit-ulit siya at nakuha mo talaga yung sinasabi niya. Dadagdagan mo pa kung ano yung tama. Okay? Kaya this time ay tingnan lang natin muna, bago tayo sa ating mga points, yung mga verses na talagang sa Bible, pinapalalahanan tayo kung gaano kaiksi ang buhay. Okay? Sabi po sa saan tayo muna? Sa Genesis 47. Sino yan? Joseph. Jacob. Paibasa nyo. Ay, huwag na. Ako na lang. Mabilis lang. Sige, paibasa. Ready, go. Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. You and Egypt are the days of the years of my life been, and I am not afraid unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. Okay, so medyo malalim yung sinabi niya, no? Tinatalo siya, ilang taon na siya, daming sinabi. Eh, siguro, ang ano ko dito, kahit kung binabasa ko to, parang gusto niya parang i-win si Pharaoh eh. Parang ganun yung aking ano dyan eh. Kasi diba may extra siyang sagot eh. Hindi lang siya sumasagot para masagot lang at pauwi na siya. Hindi eh. Importanteng tao to. Kaya pinasok niya idea, lalo itong mga faith, itong mga mahari, mga ano po yan, mayaman yan. Ang utak lagi yan, sa present lang, kayamanan. Kaya pinaglalagay nila yung mukha nila, kala nila forever sila. May mga ganyang ano yan, superstition. Kasi sabi niya dyan, buwan sa tinawag niyang pilgrimage yung buhay niya, sabi niya, maigse, hindi katulad ng iba. Pero 130, napakatagal na nun. So kung siya nga naiksihan dun, lalo tayo. Diba? So maigse ang buhay, sabi sa Psalms 89. Ako muna, remember how short my time is, wherefore hast thou made all men in vain. Okay, pag sinabing vain, walang silsaysay. Pag sinabing wherefore, why, bakit? So kasi parang sinasabi niya dito, ba't ang iksi naman ang buhay, ba't mo ginawa pa kami? Parang ganun. Kasi andun yung gusto natin mabuhay ng matagal, amen? Andiyan po yan kahit saan ay mapatunayan natin yan. Ito yung kay Moses. Ito po yung dating ginamit ko, no? So, sa 12, pero dito, sa 9, sabi dyan, kayo ulit, let it go. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. So, parang kwento lang daw, parang naalala ko kanina pa ito, binasa natin si Jacob. Di ba sabi niya, ay kasi naman ang buhay ko. Lalo na pag binasa pa lang yung buhay ni Jacob, lalo sa Isaac, parang yun lang, ilang page lang. So parang ganun tayo ito, ganun din. Sabi niya, parang buhay naman, parang sinabi lang. Kahit po yung mga hari na napakayaman dati, mga empires, pinabag-aralan na lang natin sa school, mga ilang terms lang, di ba? Ilang araw lang. Ganun daw ang buhay, saglit lang, para lang kwento. Ano pa?
First Chronicles 29. Oh, sino yan? Sinong bida sa First Chronicles? David. Ay, basa, ready, go. Nakita ba kayo ng anino nyo? Dumiscam ngayon. Ewan ko, hindi na nakakalam nung anino na natili. Alam mo paano yun? Ha? May ano yun eh. Sa technology doon. But anyway, yung anino nyo, kanina andyan, wala na. Dumiscam pwedeng sabihin din dito, yung anino na to, ito yung ikaw din to eh. Diba? Parang anino lang, andyan kanina, ngayon wala na. Pag wala ka na, wala na ng anino mo. Ibig sabihin, napakabilis lang ng araw. Sino pala nagsabi nito? Yan, si David nga, no? So, si David, pag binasa mo, ang haba rin niya, di ba? First Chronicle, siya yan, eh. Hanggang mamatay. So, mahaba din, pero still. Hindi, First Chronicle, nag-umpisa na kaya dan, eh. Pero, yung pinaka, ano talaga niyan, sa... Yung kwento kay Saul, and then mabili sa lang si Saul, then si David na. So ano pa? Job, ito, nadaanan na natin to. Hingi ako tulong sa inyo dito, ha? Ano to? Sige, ready, go. Ano yung weaver's shuttle? Yan, di ba? Anong tawag sa ngayon doon? May tawag dyan eh. Kaya naisip ko, may ganun na ba kayo sa time ni Job? Ayan dyan eh, sinasabi niya, di ba? So, alam niyo ba yung nag-weave? Kasi pag nag-weave ka, kailangan doon may mga yung nag-ano ng mga string man yun, no? So, ginaganyan-ganyan lang. Tapos dapat may gaganon. So, mabilis daw yun. So, kaya, pero yung nakita ko kasing ganyan, modern eh. Sa mga nakalimutan kayo pangalan ng mga yung pang weave, pero lalo ngayon. Pero sabihin, ano sabihin, napakabilis, buhay ka lang ngayon para si yun, laki ni G, ano na G, G lang ano G lang dati liit lang yun, malaki na. Sino ba bang inabot akong maliit dito? Nagbubura ako kahit si Nayesha at si DM, yung mga unang punta niya dito, liliit pa niyan eh. Ito, lalo ito, maliit pa. Si Rafi. Si Joshua. Ha? Maliit pa yan eh. Ngayon, ang laki na. Later, asawa na, ang lolo na, matay na. Ganyan po kabilis ang buhay. And then, ano pa? Saan pa kinumpara? Sa Job pa rin, oh, 9:25. Sabi naman dito, my days are swifter than a post. They flee away, they see no good. So tapos na tayo dyan, di ba? So ano yung post? Hindi post eh, post eh, dyan lang yun. Parang naging mabilis yun. Hindi na uso kasi ngayon eh, no? Ano yung post office? Yan, sulat, di ba? Messenger. Kaya sabi, life is like a hurrying messenger. Napakabilis. 39:5 ng Psalms. Ako muna, behold, I was made my days as an handbreadth. Ano yung handbreadth? Ganyan lang, oh. My age as a nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Gusto mo yun, kaya ngayon, sa edad ko ngayon, nakikita ko lagi sa Facebook yung mga dating usong ang tatanda na. Mga nang ewan eh, dati nung prime nila, talagang popogi, maganda, di ba? Parang kailan lang yun, sikat na sikat to ngayon, laos na, bigla naman itong ano, pinapaalala sa atin, ang papangit na, matanda na agad, ba't ang bilis?
Ngayon, pag nasa yung Bible, kanina si David, bata lang, di ba? Pinatay niya si Goliath. Maya maya, namamatay na. Nagbibili na. Ano pa? Tapusin na natin ito, Isaiah. Sabi diyan, mine age is departed and is removed from me as a shepherd's tent. I have cut off like a weaver my life. He will cut me off with pining sickness. From day even to night wilt thou make an end of me. Kung sino nagsasalita dito? Si Hezekiah, no? So alam niyo si Hezekiah, nagkaroon kasi siya ng sakit pero in-extend yung buhay niya. Pero still, kaya nananalangin siya dito. May mga maganda siyang ginawa eh. Sa time ni Hezekiah, konti lang naman yung mga positive-positive na kings, no? Isa sa Hezekiah doon. Sabi nila, dalawa lang daw. Yung talagang super positive. Hezekiah and Josiah. Yung lang yan. Pero iba, pwede may dagdag si Joah, si Josaphat, si Asa. Yung mga ganyan, 50-50. Kaya ang ganda ng panalangin ni Hezekiah. So, nung kinumpara daw niya yung buhay dyan, para daw siyang, ano? Weaver. Ano yung weaver? Parang kanina, di ba? Sabi sa lesson ng Weaver's Web. Hindi ko lang saan ginamit to. Anyway, ganun din. Parang ang bilis lang ng buhay. And then, ito na kayo yung James 4.14. Ito yung pinakalagi natin ginagamit kasi sa New Testament. Para daw isang usok lang, di ba? Alam niyo usok? Ayan, nakamuhi ko na yung usok. So, pero itong ating pug machine, ang tagal din mawala nito. May special kasi dito, hindi ko alam pag inatomize mo siya. Hindi, basta nakawala eh. Pag hindi mo pinakawalan, ang tagal niya maglilinger doon. No? Anyway, so dahil maiksi ang buhay, anong gagawin natin? Make the most out of it. Gamitin natin. Kasi saglit lang yan. Okay, kaya umpisa natin. Actually, sa 30 tayo mag-umpisa dito. Sabi dyan, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sa Tagalog, huwag mo raw sabihin ngayon o bukas pupunta ako sa ganyan-ganyan. Ano yung madalas sa puntahan ngayon? Huwag nakikita ko rin yung mga talagang isang mga style na ano? Pero iba talagang nagpaplano sa buhay. Nakilala kaming ganyan eh. Kasi palibasa, may pera, may skill. Kahit saan pwede ka mag-migrate sa panahon natin ngayon. Okay? Ay, maganda yung weather pala sa New Zealand at pag may World War 3 daw, hindi lang apektado yun. Kala mo lang yun. Gagawin nila, pupunta doon. Diba, sa US, kasi may opportunity. Ano man yan. Kasi siya nag-iayabang. Diba? Kilala ba yung ganyan? Ako, paglaki ko. Mga Pilipino ba? Iwanan ko lang, traffic naman dito. Punta ako sa New York. Mas ma-traffic pala doon. Eh, sabi sa atin ng salita ng Diyos, huwag kang huwag mong sabihin na ganyan ang gagawin mo mga plano. Tapos may plano ka pa eh. Tapos isang taon ako doon, tapos bibili lang ako, magbibenta, at papayaman. Masama ba yun? Obviously hindi, pero ano sinasabi ng Bible ngayon? Context mo ngayon, nalagay mo sa context. Kaya number one, things to consider in our lives. So make sure lang yan, sabi, do not assume. Yun ang sinasabi dito. Okay? Huwag ka masyadong mag-assume na mabubuhay ka pa yung panahon na yun. Amen? So maganda, sabi nga nung nila, bukod sa buhay at saka sa business at kung saan man yan, nalala ko siya sa accounting eh. So sabi doon, i-assume mo na forever yung business. Pero alam mo hindi forever yan, pero assume mo lang yung mga planning niyan. So ganun din tayo, pero huwag kang mag-assume ng sobra.
Kaya subtitle, ano nito, subpoint, plan ahead but not more than that. Magplano ka, katulad nyo, mga bata pa kayo, iniisip nyo na, yung trabaho ko, ang gagawin ko, sino yung mga pangasawa ko, ilang anak ko, ganyan. Diba? Ano pa pinaplano nyo sa buhay? Payaman ako, ilang kotse ba, anong gusto ko, yung mga ganun eh. Ilang bahay, saan ako titira, yan, lalo yan, kasi kahapon, ay sorry. Nung ilang ano nga, kwento ko na lang sa inyo, nagagawa namin ha. Huwag kayo maingit. Yung alam mo na, pag nagmumuni-muni ka sa buhay mo, minsan ano eh. So nung Friday po, dyan kami sa Timberland, kain lang sana, kaso may na-invite ako. Mukha ata ako, may mukha ba ako mayaman? Hindi naman. Sabi ba sa akin, tingin niya nga may bahay dito, mga 10 million, ano, 10 lupa pa lang. Isip-isip ko naman, ba't wala naman pera eh. Kaya kasama ko siyempre yung pamilya ko, gusto kong mangarap yung mga bata, di ba? O sige, tingnan natin yan. Di ba? So ganun yun, may mga plano-plano tayo sa buhay minsan. O sarap tumira dito. Kita mo yung E, at kila mo yung, kita mo yung... Yung tinignan naman namin kahapon, mga ano naman. Kitang-kita namin yung windmill. Sawa na tayo dun eh, di ba? Sino hindi pa nakapunta dun? Hindi ka pa nakapunta dun? Ikaw, bago ka lang eh. Windmill, alam mo yung windmill. Sa Pililya. Hindi ka pa nakapunta? O, next time ha. Pasyal nyo lang si Julia dun. Mati ka, nasa nga nun? Ah, oo. Oh. Doon kami bad sa ano eh, sa iba na naman location. But anyway, kaya ako nabanggit yun kasi nga yung may-ari, nakausap namin. Kasi binili nila doon ng 50 lang daw per square meter. So ganun din naman sa Timber, in-offer sa amin. Ay sir, pag bumili ka ngayon kahit wala ka pang patayo, sir. Yung lupa lang niya, magmamahal yan. Assuming ka, di ba? Hindi ko nalang sinabi, pero alam ko yung Timberland, baka may mag... magsabi sa sinisira ako. Pero kasi yung alam ko nalugi yan eh, Philinvest. Kasi inassume din nila yon na yayaman tayo, maraming bibili dito, napagandang inasa na yung mga bumibili, wala. Meron din, pero konti. Anta, siya pinakita sa amin, nasa ano eh, nasa ganun. Sabi ko lang, ganda naman dito, mahangin. Kaso, ayoko pa rin. Isang tao, walang contentment eh, di ba? Gusto mo makita yung ano, windmill, kung ano man yan, mag-asawa ka rin dyan. Diba? So, anong paplanuhin mo sa buhay mo ngayon? Yung iba, ang plano ng ganyan-ganyan, yung iba nang pinag-iayabang yung pangarap nila, ganun. Wala pa nga, eh, nag-iayabang na. Kaya do not assume, di mo alam, buhay ka pa ba nun? Eh, kung yumama nga, magkasakit ka naman. Diba dito may nag-aangarap mag-doktor, naku, pag ano, mag-doktor na ako, nakaupo lang ako, ganyan, kumikita ako. Diba? Huwag ka maluloko ng tao, ha? Ay, sa IT, oh, pag ganyan-ganyan lang, paklik-klik lang. Sabi doon sa meme, diba? So, hindi, huwag ka mag-a-assume. So, yan, so, magplano ka, pero huwag, katulad sinasabi dito, mamamatay ka rin yung ating buhay parang vapor. Kaya ano number two? Sabi dyan, whereas you know, but huwag ka mag-assume na mamumbuhay ka ng ilang taon. Kasi nga, alam mo rin naman. Kaya pa nag-solve winning tayo, ganun sinasabi natin. Di naman natin gusto masira yung araw nila, di ba? Pero yun ang katotohanan. Alam mo naman, ang buhay eh, parang isang vapor. Mamaya, andyan, mamaya, wala na. Nasaan na yung vapor? Wala na. Nasaan? Wala na. Parang yung araw naman kahapon, di ba? Hindi nakita namin sunset. Huwag kayong maingit, ha? Ganda ng araw, ha? Lumulubog. Ilang minuto lang, oh. Wala na. Nasa araw. Wala na. Bukas ulit. Eh tayo, hindi tayo mare-resurrect na muna, ha? Hindi tayo Buddhist. Niniwala sa paulit-ulit. Ano? Hindi resurrection tawag dun. Reincarnation. Okay, hindi tayo niniwala dun. So, pero, napakabilis ng buhay. Kaya number two, number one, do not assume. Number two, things to consider in our life, accept the fact that life is short. Tanggapin mo na. Hindi yung para kang iba naman. Again, yung iba, YOLO nga, di ba? You only live once.
Ang ibig nila sabihin doon, magpakaloko ka na ngayon, magnakaw ka na, magpayaman, gawin mo yung gusto mo. Yan ang ano nila, ibig sabihin nila doon. Tayo, ibig sabihin noon, you only live once, maglingkod ka na sa Diyos. Sabi ko tuloy yung last point. Pero yun na yun eh, hindi ka na mabuhay ulit. Ito rin yung pagkakataon mo na mag-invest para sa langit, na rewards, huwag mong sayangin. Amen? Sila, baliktad kasi hindi sila niniwalang may langit, impyerno. Gagawin nila lahat ng gagawin nila ngayon, gusto nila. Bandang uli, tandaan nila, hindi pa rin nila alam anong yung sabihin niya mga yan. Kaya tanggapin natin, hindi yung parang nabuhay ka ngayon, pupuyat ka, parang hindi ka na magkakasakit. Diba? Diba, ganun, tingnan mo kahit sino pa yan, pag nag-gimmick-gimmick yan. Dati naranasan ko rin ng konti yun. Diba? Kami naman, games yan. Huwag nyo gagayahin ha. Itong mga to, alam ko yan, yung struggle nyo. Yung pinagbabawalan ko kayo yan. Diba, Christian? Ang ngiti-ngiti ka, wala si Ezi, no? Alam ko yan, parang ayaw mo, kala mo, ano na eh. Lalo pag gusto mo maka level 50, level ano, nako, lalo sa panahon namin. Hindi masyadong mahigpit si na daddy nun eh, pero sinasabihan din ako nun. Anong oras na gising pa, hindi na natulog. Kaya nabukasan, sakit ng ulo. Nagayain ha. Lalo pag nung bago pa yung computer po, minsan nangihiram ka lang na, pahiram ka, susulitin mo na yun. Yung mga console dati, napakapangit pa nga yun. Nakita na ba yung Mario Brothers? Maniwala ba kayong nagpupuyat din yung mga bata dyan? Ganun kasi, kala minsan wala ng bukas, wala ng purpose ang buhay, kundi magpakasaya. Mali! Hindi ang Diyos ang nagset ng ating buhay, siya makakaalam kung para saan yan at para saan natin gamitin yan. Kaya accept the fact that life is short, anong gagawin mo? Pag natanggap mo na yan, magigising ka no, sa katotohanan na isang dali. Kailangan gamitin ko to sa isang bagay o sa isang purpose na worthwhile. Okay, ibig sabihin, may silbi, may saysay. At some point natin, also it's meaningless apart from the Lord and His plans. Yung sinasabi dyan, no? Parang vapor nga, wala na, parang namatay lang. Pag umatin tayo sa funeral, ganun, mga usapan. Yung mga tao kasi hindi na na-explore yung mas malalim pa dun eh. Wala na siya, wala na si Lolo, wala na si ganyan. And then parang naghihintay ba ng ano, mag-explain sa kanya kung ano yun. Kaya importante yung funeral service eh. Kaya minsan kahit patayan yan, puyatan, pinaglalaban natin yan. Amen? Kasi yun yung ano rin yung mga tao. So, pero tanggapin natin. Amen? Lalo mga bata ito, mga bata pa lang to. Ewan ko, 19 DM sinasabi ko. 19 DM mo, Chloe, yung ilan tao na? Alam mo bang mamatay din lahat ng tao? Ha? Hindi mo alam. So, bata pa, ikaw pa may picture mo na ba yun? Di ba yung lola mo, di ba? Pero nang tanda naman, no? Pero still, may mga tao, bata pa lang, lalo nagpabakuna. Iba, di ba, namamatay agad. Amen? Amen. Ayan, yun ang tanong yan, again, rhetorical question yan. Ano bang buhay mo? Napaka-exe niya, parang isang smoke or vapor. Andiyan ngayon niya, mamaya wala na. So accept that life is short at walang kwenta yan, parang isang usok pag wala yan sa plano ng Diyos. Okay? Number 3, sabi dito, 4, pakibasa niyo pa, ready, go. For that he ought to say, if the Lord will, he shall win, and so ito, pinasok niya na ang Diyos, no? Kanina wala, pinapaano lang tayo. So walang kwenta lahat yan kung di alam ng Diyos yan at hindi na tayo nagpapagabay sa Diyos. Kasi nga parang vapor, wala na. Yung pansinin nyo na ibang ano, di ba, nag-aaral din kayong biology, yung ibang hayop na paiksi lang ng buhay, ba't ginawa pa yan? May ginawa sila. Ano yung alam nyo maiksi ang buhay? Mahilig kayo sa aso, aso. Pero mahaba pa rin yun. Ilang taon ng aso? Buhay pa ba si Hipon? Tagal naman ang buhay na. Iba mga? Maximum na yun, di ba? Nagkaroon kami ng ano, yung 5 years lang, matanda na yan. Actually, 2 years, matanda na yan. 3.
So, pero fully grown na yan. Lalo yung ano ni alaga ni daddy. 45 days. Manok naman. So, last week, ano lang yan ah? Chick? Ano tayo? Sisiu lang yan. Ngayon, pwede nang katayin. Ang iksilang ng buhay. Kaya sabi dito, pinasok sa equation ng Diyos at dapat lang. Kaya sabi dyan, huwag mong magplano-plano na sobra naman, hindi naman alam ng Diyos yan, hindi naman gusto ng Diyos yan. Kaya sabi dito, huwag ganun, dapat, ang dapat mo, pag sinabi for you ought to say, ito yung dapat mong sabihin, or of course, isipin. Ano dapat natin isipin? If the Lord will. Ito, ano to ha, iba, magandang i-practice na nito, even sa ano to, literalin mo, no? Huwag ka magsabi ng, oh, pag ganun, pag 10 years from now, millionaire, iwasan mo yun. As in, minsan sa speech mo pa lang kasi, nagkakaalaman eh. Kung alam mo naman na hindi mo alam mangyayari bukas, do-doktor ako, hindi mo nga alam yun eh. Kaya itong mga nasa, ano na, senior high na, nalalaman na nila yan, di ba? Ano, nung bata sila, tinatanong sila, anong gusto mo? Maging piloto po. Ano yung mga gusto nyo? Maging businessman. O yan, businessman, kahit isang, pwede mong ano yan eh. Simulan yan. Pero, ano gusto ko sabihin dito? So, ano yung dapat mo sabihin? Dapat i-consider mo ang Diyos. May gusto ba ng Diyos yun? Aalaw ka ba niya? Kung gusto mo mag-business, may puhunan ka ba? Meron kang makikilala ba? Minsan iba, ganyan lang, umpisa lang yan. Nagkaroon bigla ng business, may opportunity, may nag-abroad, may murang ano, makukuhaan tayong ganyan. Hindi nila nagtagumpay. Iba, biglang, di ba, kahit mga business dyan, meron sa YouTube na gano'n eh, ina-explore na yung mga, ganda rin minsan arali nun. May time na yung mga same people naman, mga galing yan, matalino, ba't naganyan sila? Nablugi. Okay, yung recent ka sa confusion kasi, yung aming channel na ano eh. Alam nyo ba yun? Huwag na alam yun. Pero yun ang ina-explore niya, mga business and tech. Ang inano ngayon yung Boeing, alam nyo yung Boeing? Company na Boeing? Mga aeroplano yun, napakayaman nun. Kasi mga galing yung mga engineer. Tingnan nyo yung sa airport, halos lahat dun, Boeing 747. Kasi ang galing ng pagkakagawa nila, madaling i-maintain, mura. Yumaman sila kasi benta nila. Yung mga airlines yan, mga ano lang yan, kumbaga sa dito, mga driver ng UB Express, di ba? Kasi yung gumawa na dinadrive nila, Toyota, Nissan, di ba? Si Boeing, ganun. Sila yung nagbebenta ng aeroplano, gumagawa. Eh, recently daw, kwento ko ng konti ha, ano nangyari sa Boeing? Forever na yan, hindi na mawawala ang aeroplano. Commercial flight, di ba? Doon tayo kasi mga ano lang tayo, mga hamak na ano. Pero sa mga businessman, iba, mamili mag-travel-travel kahit walang pera. Kasi mga piece of fare, ganyan. Hindi na mawawala yan. So, hindi sila malulugi. Pero ngayon, pag ganyan na sila, ang nangyari lang sa kanila, may bumili, may nakishare. Oy, share kami dyan, ha? Magaling kami sa business. Dapat din na sila pumayag ngayon. Inimpluensyaan sila, ginawa yung in-streamline yung process nila para maging matipid. Lalong tinipid talaga. Ngayon, yung mga aeroplano ng Boeing ngayon, sumasabog na. Dati, hindi. So, ba't ko sinabi yan? Kasi nga, huwag ka magbabalak. Isang araw, magiging pilot ako. O kaya engineer sa Boeing ako, hindi, wala akong malugi doon. Eh kung pumasok ka ngayon sa Boeing, hindi mo alam. Diba? Sa PLDT ako, walang lugi ang PLDT. Mabira, magaling. Ay, mamamatay na yung magaling na leader, kung magaling man yan. Diba? So, huwag kang pakisigurado. Point number 3, always choose the Lord's direction. Nakita mo yan, if the Lord will, iniisip mo, gusto ba ng Diyos to? Dapat ganun. Hindi yung tipong gusto ko lang to, yun na yun. Nakita ko yung ano, madaling pera, yung artista. Madali ba yung pipila ka doon ng kunwari talent, ano? So yung pala, piliin na pala yung mga mananalo. Diniloko ka lang noon. At pagandong ka na, utuutuhin ka noon, lahat ng labag sa loob mo, mapagawa sa'yo. Easy money ba yun? So, magsisinungaling ka, pagandong ka na. Ang hirap ng bumitaw. Kung anong narrative ng mga baklang direkto, doon yun ang adapt mo yun.
So, ganun din tayo lahat ngayon. Kaya pag naghahanap kayo ng trabaho ngayon, trabaho talaga hanapin nyo. And then, isabay nyo yung paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi yung nakakarap ka pag ako magiging ano ako, ano ka ba ba? Nag-aayos ng auto, pambira, walang lugi to. Diba? Kasi lahat, lahat ngayon may sakit na, sikip na nga ng ano natin eh. Hindi mo rin masabi, di ba? Hindi mo rin masabi. Yung may makilala kami dun, forever na yun, mahirap pa rin. Pero may iba, ganyan. Si Mang Roman, sa Shell. May sarili na siyang paupahan eh. Mekaniko lang, walang tinapos. So, depende talaga eh. Depende. Kaya mga bata, isipin mo, gusto ba ito ng Diyos? Pag gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Yan. Lagi mong consider yun. Kaya number three, always choose the Lord's direction. Sub na ano natin. Choose as you may, but not stray away from the Lord's direction. Pwede kang mamili. Ang daming course. Pero siguraduhin mong di ka susunod sa path ng mga engineer. Ang daming engineer niyan. Okay? Civil. Merong maganda dyan. Kasi again, di rin matatapos ang roadworks, yung mga building. Hindi matatapos na yan. Kaya nga tinignan namin, Pililia Kapon, pambira, may ginagawa subdivision. Ay, nabili na po lahat yan. Gagawa na sa Timberland, ganun din. Kasi may project sila, nabili na po yan. Mayroon na naman kami dito magandang project. Kasi mga tatayo na naman. So, hindi mawawala ng pera, ng trabaho yung mga... ng mga yan. But still, yung ibang engineer, ano, mga corrupt. Ang doktor, yung iba, hindi lahat, yung iba corrupt. So, piliin mo yung direction ng Diyos. Always choose the Lord's direction. And then, pinapapili ka ng Diyos sa mga bagay na ibang bagay. Pero yung mamili ka sa Diyos o tsaka sa kay Satanas, hindi na dapat namimili doon. Amen? Pero pag ikaw, tawag dito, yan lang, kahit sa inyo kahapon, yung sermon ko sa mga ano, ganun eh. Mga bata pa lang, namimili na kayo kung mag-church o hindi. Di ba? Mag-church o hindi. Sino namimili nun? Ikaw din eh. Iba maglalaro, yun, iba sa project, di ba? Kami, ang dami namin project eh, alam mo ba yun? Pinapaaral sa akin, orali ito, dapat alam nyo na ito pagdating ng ganyan. Sabi ko, kaya ko ba ito? Pwede kong maghapit doon, no? Isang Sunday na lang tayo, isang service, isang linggo para makapag-aral si Pastor. Gusto nyo ba yun? Wala naman kayo marutunan naman din dito. Bawas, amen? At ako nga bigyan yung electric fan, napakainit dito. Pinatay niya, di niya naman yan. Okay, so number one, do not assume. Number two, accept the fact that life is short. Number three, always choose the Lord's direction. Pero number four, sabi 16. Ito na, tinake niya as extreme na, no? Kasi iba nga, mayabang talaga eh. At even yung nakita ko dito, pati yung mga school system. Sila si dinodoktor nila yan eh. Alam nyo ba yun? So kaya iba parang nagmumukhang successful kasi may sistemang ginawa itong mga leader nila. Sinusakyan lang naman nila yan. At kaya nga po, naalala ko yung again yung Hollywood, yung history ng Hollywood. Dati binabastos yan eh. Pag artista ka, wala kang ano kasi artista ka lang naman eh. Nasabihin mo lang yung gagawin. Arte-arte ka. So dati walang ka ano-ano yan eh. Wala silang power. Wala silang galang dati, hindi sila ginagalang. Pero nung nakaisip itong, siguro lumapit sa demonyo itong mga to. No? Sinabi yung demonyo, ganito lang yan, may kahinaan yung mga tao, yan. Anong kahinaan ng tao? Alam ng demonyo lahat yan eh. Tapos nilalayo pa tayo ngayon, kaya yung mga magagandang pelikula, yan, nilalagay sa Sabado, Linggo. So agawan ngayon, eh, magbahina yung mga churches. Ganun din, kahit mga school activity, dapat sumunod ka sa school. Diba? Ano ito, mga teacher? Tingnan mo sa Bible yung teacher. Negative din. Hindi lagi, ha? Kaya naalala ko, inirebuke din ni Jesus yan, eh. Teachers of the law. Kayo yung nagtuturo. Ano ba kayo? Kanino ba kayo nagpapaturo? Kung kayo yung teacher. Sige nga. Kaya again, hindi ko nabastos yung mga teacher. May mga memory din ako maganda. Mga teacher ko talagang na-inspired din ako. Inatsagaan niya kami. Wala akong ano dun eh. Pero iba sumusobra dun. Tsaka yun, nakita ko yung mga pinopost nyo, diba? Nagpo-post ba kayo ng gano'n? Pinipilit ba kayo? Sa alaala, gano'n, pinipilit sila eh. Ako, si Blank, kung pangalan mo, may template na, I respect all religion. Alam mo ba yung sabihin nun?
Parang pinapalabas nila pag ikaw ay hindi mo na ginagalang yung ibang religion, ikaw ay mali. Mas ano ang gagawin mo kay Jesus? Si kay Peter, lahat yan, nag-preach sila against false teacher. Okay? Tsaka sir, maling-mali yung may galang ako sa ibang religion. Iba-iba yan eh. Iba dyan, kalokohan na nga. Iba sabi, flat daw yung earth eh. Gagalangin mo yun? Iba, bakla, okay lang daw. Eh, marami ngayon yan. So, hindi mo gagalangin yun. Kaya iba ngayon, yan, sila yung, kumbaga sa magic, preaching na tayo sa magic, di ba? Ang galing mag-magic, oh, biglang lumang, daya-daya ka lang nun eh. Eh, yung malala, yung iba, alam na dinadaya sila, mag-aaral pa, yung iba magpapadaya, yung iba mag-aaral din paano mandaya. Ay, mas magaling yung sa akin dyan. Mandaya, ganun. Mas magaling ka mandaya. So, ganyan yan. Sa buhay natin, dapat, i-consider mo ang Diyos, huwag kang mag-assume sa future natin, ha? Sa buhay mismo. Maiksi lang ang buhay, dapat ang Diyos ang mamimili, magdadirect ng ating buhay. Ngayon, pag ikaw mayabang ka, sabi diyan, but now ye rejoice in your boasting, ay yabang nyo naman. Hindi lang kayo mayabang, nagmamalaki nyo pa yung kayabangan nyo. Mga Kristiyano itong kausap nito, ha? Kaya parang makuha nila yung mensahe ni sabi ni James, sabi niya, all such rejoicing is evil. Huwag na huwag kayong magyayabang sa future nyo. Again, magpili kayo ng course, ng ganyan, pero huwag niyong pagyayabang. O sakali, pagbungahin ng Diyos yan, lalong hindi ka dapat magyabang. Kasi nakikita mo yung mga kasabayan mo rin eh. Binigyan ka ng pabo, kaya andyan ka. Alam niyo yun. Mas matalino pa sa'yo, pero nagkasalong sakit yung magulang, ano man yan. Siyempre, susuportahan niya yun. Diba? Yung isa, nag-e-exam, hindi nakapasa, magaling din naman kasi may ibang pinagdadaan sa mga ganun ba? Iba, na-promote kasi biglang gumanda yung kumpanya nila, hindi mo nang makakontrol yun. Hindi ka dapat magyabang. Amen? Amen. Kaya sabi ko, ang number four natin, prideful people, again, things to consider in our lives, especially may kinalaman sa ating timeline, na saglit lang yan. Yung mga mayabang dyan, prideful people make out their own purposes and are happy with it. Sila gumawa, no? Parang yun talagang perfect, yun, magic. Diba? Ang galing ko talaga. Alam mo, naloloko ka lang. Ay, saya mo pa, kumita ka pa dyan. Ewan mo kung ano mga tao talaga, nanood pa. Alam naman nilang naloloko lang. Amen? Parang nagasa. Alam ko, pinapaulit-ulit ko kasi nga, ano, makuha nyo. Prideful people make sila yung gumawa ng sarilang purpose and then masaya sila, nagyayabang pa. Kaya prideful in this manner is very bad. Sabi dyan, all such rejoicing is evil. Nanluloko ka na, hindi ka sumusunod sa Diyos. Lalo sa business tsaka sa, yun, sa practice natin sa pagkatrabaho. Balik tayo sa Hollywood, alam mo yan. Yumaman nyo, kahit isa-isahin mo po yung mga kumpanya na yun, talaga yumaman sa salibutan. Mga against sa Diyos eh. Pero may time sila. Amen? May time yan ng Diyos dyan. At isa pa sa banking industry yan, yung mayaman din yung mga yan. Kasi, ano na mga Hudyo yan eh. Nakontrol nila yan. So, kahit sila ay mga oppressed, okay lang sa kanila yun. Kasi para sila yumaman. Pag ako nagpautang, nagpatubo, kahit anong gawin nila, hindi man sila magbayad, may collateral. O di ayaw mo magbayad, ha? Sa akin yung bahay mo. Patay na. Walang lugi dyan eh, sa totoo lang. In a way, isa yan sa mga pinaka-evil yung banking system natin, no? So, huwag tayong papabiktim, ha? Kaya, masorry ka, walang utang ka rin eh. Yun nga, ginagamit ko sila. Diba? Napakalaki ng bahay mo, masorry. Ginamit ko naman sa church, o di blessing din. O ano nila dito, eh binabayaran ko pa, di parang lang umuupa. Di ba? Katabaho naman ako, sapat-sapat lang. Amen? Ganun yung gusto kong gawin nyo rin, mga bata. Amen? Maglaki nyo sa buhay nyo, hindi kayo yung papayaman ng asong gipon ako sa bangko. Ilalagay ko dyan lahat, para lalaki yan. Di, lalo, liliit lalo yan sa bangko. Gamitin mo. Aralin mo sa mga gagamitin at gamitin mo ng maayos. Amen. At magtiwala ka rin sa Diyos, papasok din yung tithing. Kaya iba talagang hindi nila maintindihan paano yung magbibigay ako dyan, lalo yaman.
Eh, bakit? Hawak ng Diyos yan eh. Nung natutunan ko yan, talagang ganun pala yun. Pag ikaw, trabaho ka lang ng trabaho, ikaw yung sarili mo, yung payapayaman mo, wala kang paggabay ng Diyos, ano mangyayari siya? Alam mo yan, magtingin-tingin ka dyan sa paligid. Kaya pag ang Diyos ang bilang nag... May opportunity na pa, saan ang galing yun? Ha, ganun pala yun, kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya-kaya, dyan nga siya master eh. Inabibigla ko. Basahin niyo yung Bible, ganun. Si Joseph, if talagang miserable buhay, biglang huli, siya pa yung umaman, makapangyarihan, at may pagkakataon na nga siyang gumante, patayin niya lahat ng kapatid, hindi niya pa ginawa. Kasi nga, pinili niya yung tamang path at pinagpahala din naman siya ng Diyos. Amen? So, huwag kayong magyayabang sa mga plano nyo. Amen. Sa inyong buhay. Ako, malakas ako. Nakita nyo ba ako? Active na active. Pag naano ko itong mga nagbabike sa ano, hindi ko nang gusto sagasaan. Pero minsan gumigit na kasi, nakakasar eh. Siyempre, kayo mag-iingat, di ba? Kasi ang pinag-aano naman doon, yung athletic, nakita mo ba yung chan mo, pastol, sa chan ko? Hindi ko nga pinapakita. So wala ka ng yabang, di ba? Gamitin mo na lang. Hindi tayo punta sa last. So, don't be proud. Last, ha? Pakibasa niyo po. Ready, go. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is. Okay, so actually, finalo niya yung pretext pa nito eh. Pero pasok sa ating, ating context, no? Therefore, alam mo maiksi ang buhay, huwag kang mag-assume. Tanggapin mo na maiksi ang buhay. Piliin mo yung direksyon ng Diyos. Huwag ka mayabang. Ano dapat mong gawin? Lalo kayo. Alam niyo na yung tama, di ba? Kahit yung mga bata dito. Kahit tanongin mo itong mga minsan lang umatin dito. Tanongin mo siya, ano ba tama? Mag-church o hindi? Eh basta mag-church kami sa iba. Sige, ano tinuturo sa inyo ito? Pwede rin naman eh. Kung maayos doon. Sige, doon kayo. Yung sinungaling nag-preach doon, mapunta kayo doon. Eh, basta at least di galit sa bakla. Yun nga, mali dun eh. Isa pa yun sa pinakamalala. So, kaya dapat, sabi dito, kung alam mo nang tama, hindi mo pa ginawa, eh, hindi naman ako nagkasala, hindi mo ginawa yung tama, yun mismo, kasalanan yun. At pag in-apply natin sa buhay natin yan, dahil maiksi nga ang buhay, ano ang gawin natin? Kaya number 5, alam mo na yung tama at mali, gawin mo na, do the Lord's will while you can. Mamatay tayo lahat, amen? Basta ikaw lang yan. Kasi hindi, dadaan ka rin dyan. Dadating ka rin dyan. Marirealize mo ang eksena. Ang bilis ng buhay. Eh, gusto ko mag-enjoy. Pwede ka na mag-enjoy sa konti-konti lang. And then, katulad dati, sa amin ka, ganun. Minsan, nag-enjoy-enjoy din. Di ba? Nag-enjoy yung mga bata nung Friday. Actually, parang birthday ni Shana eh. Siya may birthday kasi dinala namin doon, ba't meron pala sa Robinson ngayon? Okay, this part is brought to you by Playhouse. So, ganun eh. Halos yung third floor bed nung Robinson pala ngayon. Sila na may-ari. Kaya ang daming tao. Kasi ang dami yung mga bata. Ano, unahin ko dito? Pati si Stephen, laki-laki na. Nakilambitin pang ganun. Kasi saya eh. Parang bata talaga. Problema kay Shana, hindi naka-get over, no? Kala niya, eh, forever na ako dito na ako titira, kakain lang ako, maglalaro ulit ako. Hindi pwedeng ganun eh. So, maiksi lang yan. So, meron doon time eh. 1 hour, 200. Then, 3 hours, hindi. 1 hour, 200. 3 hours, 200. Kasi may bitin na bitin ka doon. Unlimited, 500, ang mahal naman. Minsan-minsan lang sa isang taon, amen? Eh, pag matanda ka na, anong gusto mo? Gimmick. Kaya, pag di ka pag may gimmick, paano na yan? Maglingkod ka na sa Diyos. Amen? Doon ka na sasaya. Pag nakikita mo nagbubuo ngayon, kaya sa alala po ngayon, kahit nung una, patay-patay ako. Ano ba ito? Ano? May method ng Diyos eh. Sundan lang natin yung programa ng Diyos. Soul winning, preaching, soul winning, preaching, soul winning, preaching. Ngayon, may mga ano doon, di nabibitaw yun. Sina Angeline, malagi yun, bibitaw pa yun. Sina Dea. So, meron tayo na ano doon, yung mga galang. Tumisya, yung mga galang, di nakikinig eh. Nagtay lang natin, amen?
Hindi, yung iba doon, sana. May bago rin kami doon, si Jerickson. Sana tuloy-tuloy. Parang ano din ba, parang John Rain. So, pag naturuan niya mga yan, yun ang success namin, yun ang kaligayaan namin. Pag nakikita dito, kayo, ilala ko yung lahat, yung history nyo, sumusunod kayo, hindi, minsan hindi. Minsan nagtitiwala sa Diyos, nakakatuwa. Yun ang kasiyahan namin. At I believe, kahit maiksi ang buhay natin, pag ginamit natin sa Diyos yun, gawain ng Diyos, walang excuse. Iba si Gidyan na usayang yun natin, excuse eh. Ay, meron akong, ano niya, fill in the blank, di ako mag-church kasi masakit ang ngipin, masakit ang paa, masakit ang lalaban, lalaro, may project. Yung project, kaya nga project yan, meron lang ano yan, timeline lang yan. At kahit sa amin, nakakwento ko sa perspective ko nga, pakatanda ako na nag-ataba ako. Ano makita niya? Sa project, sa tabaho, ganun din yan. Talaga sasagarin kayong kaya nyo at kaya nila pala. Pero hindi ka lang pwede magtaw, lalo nung nasa development pa kami dati. Sabi, oh, tapusin nyo na yan. Ilang ano na yan. Saling ko na yan ha. Eh kung di talaga kaya, yung requirements pa nagbabago, eh tabaho mo naman yun. Kaya walang paulit-ulit yung ganun buhay. Mabuti kung tinatayong ano lang yan. Kaya kahit tinatayong bahay yan, may timeline din yan, may budget din yan, di ba? O bakit hindi nyo inayos to? Eh, ito lang yung budget eh. Pero yun nga yung sinasabi ko siya, may budget eh tayo ng oras. Anong gagawin mo? Kung alam mo na saglit lang ang oras sa buhay na to, ang Diyos, wala naman na buhay ngayon 200 plus. So bilang mo na yan. Anong gagawin mo sa buhay mo? Sa 24 hours, 7 days, planuin mo na. Yung mapaplano mo. Huwag na huwag mong aalisin ang Diyos dyan. Kahit pa yun nakapaligid sa akin, wala kang pakialam sa Diyos eh ikaw. Kung alam mo nang mabuti, hindi yung paggagawin. I-apply mo yan kahit saan. Ganun at ganun yan. Lagi ka nagde-decide, hindi tayo kalbinis dito. Pati gupit mo. Pati gagawin mo sa buhok mo. Lahat yan, de-decide ka. Amen? Amen. Si ano nga, bagong gupit, di ba? Yan, yun ang maitinong gupit eh. Pag mo ang addict, parang hindi ka na nang ginaganahang mag. Nasa pala si Kenneth, no? Na-open na naman ba? Tulungan natin sa panalangin sa kasa, ano, di ba? Balgado niya rin ba yun? Matalino daw yun eh. Kaso walang kawalang talino pag ang demonyong nag binigyan mo ng daan ng demonyo. Diba? Sa games, kung ano man yung vision nyo, tatalunin ka niya. Kaya ito yung pinaka natin. Life is short. Make the most out of it by doing God's will, serving the Lord. Maglingkod ka sa Diyos, hindi naman iahangad ng Diyos sa iyo yung lahat eh. Diba? 24 hours sa church ka. Wala nga eh. Sakto lang. Yung kaya mo lang. Kaya kahapon, ayun ako sa lalaki, may iba doon matagal na rin eh. Kaya natuwa kay Alexis, alam niya na eh. Pwede siya rin yun. Sabi ko, kaya. Oh, busy ka. Anong excuse nyo? Wala. Kaya ito, nalagay ko pala dito. Parang future improvement. Ano, improvement plan. Sa amin kasi ganun eh. At dito, future sermon ko. About making excuses. Kasi diyan pa lang, mauubos na excuse nyo. Pag wala ka ng excuse, at least gagawin mo na yung tama. Amen? Pag naubos yan, sabi nga nila, ang pag-ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. O yun na. Kahit ilang sermon mo, okay yun eh. Kaya ibang pastor, simple lang eh. Tapos na. Yung mga ganyan kasi application. Okay, so, magsiyang buhay. So, ako po ay, ano na ako, ano sabi ko, ano yung edad ko? 24 plus 40. Plus 20. Ang bilis lang. Kaya nung nasa church ako, yun, si pastor, madalas yung sinasabi. Kasi sabi sa Bible, di ba? Masaya na nga natin, sinabi ni Moses, natali, ito yung lagi kong pinapadala pag may birthday. Makibasa, ready, go. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Alam mo na hindi ka naman magdalawang daang taon, 100 niya. So planuhin mo na yung buhay mo. Pag pinaplano mo yung buhay mo, alam mo yung pwede dapat mong gawin, magiging matalino ka. Hindi ikaw yung party-party ngayon, gastos-gastos ngayon, gimmick-gimmick ngayon. Ano pa?
laro-laro ngayon. Liban-liban ngayon, liban-liban. Eh, nag-ano ko, meron akong, ano yan, fill in the blanks. Birthday ko ngayon, di ako mag-church, baliktad. Parang sinabing, ano, kung ikaw masusunod, di ka na, ano, di ba? Are you wise? Are you wise? Magpaka-wise tayo, no? Masihirap palang sagot, tanong yun, no? Maging wise tayo, gamitin natin ating nalalabing oras. Ilang taon na si Ray-Ray? Inaplano ba yung buhay mo? Ilang taon ka na? 16 ka na? Okay, 17 ka na. Ikaw, ate. Mag-anak ka na. Mira ako, makakasal-kasal ka dyan eh. Di ba? So, planuhin nyo yung buhay nyo. Natin, amen. Huwag nyo ilalayo ang Diyos, ha? So, ganun din, ang church, ganyan yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, yung church life mo, andyan na rin yan. Yun yung environment, yung ating community, kung sa tayo lalago, huwag nyo pagbaliwalain, or sabi nga nila, liliban. Iba naman, sa halip na ito yung friends mo, iba yung best friend mo, nasa labas. So, parang di mo rin priority ito. Mento, oh, mapugin ito, maganda naman itong mga tayo, di ba? Magaling naman, mabait naman. Priority mo maging kaibigan itong mga tayo. Amen? Amen. Mawawayin. Okay, sige po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na. Napaka-basic lang po ito, no? Ay po, yung sinasabi, pinapaalalaan nyo kami na buhay, maiksi. At ang dapat gawin namin, alam naman namin, gawin na po namin, tulungan nyo po kami. At alalahan nyo rin po minsan, kailangan ng palo minsan para magising. Alalahin nyo po ng bawat isa. Mahalin namin yung salita, Panginoon, isa sa mga talagang bibigay sa amin ng karunungan. And therefore, itaas namin tuloy sa aming buhay, basahin, itaas, kamisaduhin, yung mga kaya. Galangit, Panginoon, aralin, Panginoon, ipangaral. Ano yung kaya namin sa panahon ngayon, sa kahit sa soul winning, Lord, salamat kung nagtatanong kanina. Yes, may mga mahirap na tanong na pwede ibato sa amin, pero hindi naman lagi rin. Paghandaan lang namin yung kaya namin. Bigyan sila ng pabon, maligtas din po, Lord, sila. Kayo naman po ang nagliligtas. Gabayin nyo aming mga personal decisions din sa buhay, Panginoon. Especially mga bata, tulungan nyo sila. Iba na, stress na rin. Daming options sa buhay. Nawa ang piliin nila, Panginoon, yung malapit sa inyong kalooban at yung the best nga po, yung eksakto talaga. So, tulungan nyo lang kami. Hindi namin na naunawaan to, na i-pinpoint agad. But, tulungan mo bawat isa. Alam po, Lord, again, palayan nyo po ang next na namin pa ngayong hapon, activities, mga pagpunta namin na Francis, Panginoon, bigyan nyo ang pabol. Ano yung the best na gawin namin doon, Panginoon, at mangyayari, Panginoon, sa kanyang buhay. Alam po, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.